Ikaw si Sis Lon Kyle sa wanted sa radyo ni Senator Rapid Tulbo para magkaalaman na kung totoong patay na si Lolao. Kumusuntukan tayo. Meron na bilaga sa FB niya about sa death ni Lolo. Meron. Kinakausap si Ninyo Marsaga ng isang babae pero walang pinakitang video. Mami Elsa. Meron. At napanood ko na rin, nag-uusap sila ng babae. Sabi, ha? Namatay? Ano kinamatay? Ah, ganon, ganon yung barang usapan. Ah, ganon, pa-epal, limor, pa-epal. Ay, Timanong, anong problema mo sa utak mo? Hindi ba kumikita yung channel mo? Tanong ko lang. Kasi kung kumikita yung channel mo, wala kang time para manggulo dito. At kataon, ako ang host dito at hindi kita pinakikialaman sa buhay mo, huwag ka magpa-epal dito, Mighty Manong. Hindi kasikat sa akin, Brad. Alright? Ngayon, kung nawawalol mo si Kuya Dong doon sa inyong GC-GC nyo na pinagtutulungan nyo si Kuya Dong, huwag mo kong inadamay sa katarantaduhan mo, Mighty Manong. Ha? Huwag mo akong tatambayan dito at magme-message ka ng ganyan. Unang-una, hindi kita pinapansin. Kung gusto mo magpapansin, mag-live ka sa channel mo, doon ka magpasikat. Hindi kita pinakikialaman. Huwag ka magpapasikat dito dahil ever since na naging, dati na naging FLM team ka, ha, wala kang diskarte sa buhay mo. Huwag mo kong paandaran dito sa live ng mansyon. Alright? Hindi kasikat. Na hindi umaangat yung channel mo. Even yung height mo, hindi yata umaangat. Huwag mo kong paandaran, Mighty Manong. Kung nakakaya, kaya mong sinasagot ka ni Kuya Dong doon sa bakbakan nyo sa GC, huwag ako. Oo, huwag ako. Hindi ako member ng team, huwag ako, pero huwag ako. Kasi kahit mag-discussion tayo, ha? Mag-debate tayo, Mighty Manong. I-epal ka rito. Pinakialaman ba kita kahit kailan? Ha? Gusto mo magpasikat? Talantado ka eh. Anong gusto mong patunayan sa sarili mo? Magme-message ka dito. Nagdi-discuss ako sa mga kapatid ko. Member ka ba rito? Hindi. Di ba tumalikod ka rito? Bakit ka nagpapa-epal ngayon dito? Kung tumalikod ka sa FLM family, huwag ka nang bumalik dahil hindi ka kailangan dito. Alright? Ako papaandaran mo, doon ka magyabang sa mga grupo mo. Alright? Doon kayo mag-ululan kayo doon. Wala makikialam sa inyo. Pero yung dito ka, ako ang nagsasalita dito, e-epalan mo ko, sino ka? Mighty Manong. Ha? Hindi ka ba naman gago? Kailan ba kita pinakialam? Minsan hindi kita binabanggit. Huwag ka magpasikat dito. Tarantado ka talaga eh. Tuloy tayo. Sabi ni kapatid Herschel Limibaw, muntik na ako na biktima ng Kapalimor. Buti na lang sinabi ko sa kuya ko. Sabi, wag raw ako sasali kasi nga mga walang permit yun, sabi ng kuya ko. Yes. Sabi ni Kuya Julius Jao, ang tanong, meron ba dyan na budol ni Mary Ann? Hindi ko alam. Sabi ni Ate Tess, FLM Canada, SWB 999, sa akin nyo na lang ipautang, ipapatago, pero nyo hindi mananako, di masusunog at lalong lalago. Sabi ni Ate Tess, FLM Canada. Mambilan ka na, may Luz Gundo, FFCI, Macau, BNP, Ilocos Sur, may galab, shoutout ating. Sabi ni Kuya Don Vincent McLean, USA, yung PNB, my time deposit, ngayon ang minimum of 1 year term na ang $2,000 time deposit ay ang monthly interest ay $11. Mas okay na yon kaysa sa mga too good to be true investment na double your money, etc. Yes. Just imagine, ha? Yung $2,000 investment mo, that is equivalent to almost 100,000 pesos, ang monthly interest niya ay $11. Kulang-kulang 550 pesos. Yung 100,000 mo na ininvest sa PNB,
Time deposit po yan ha. Depende kung 3 years, minimum 3 years yata to 5 years. Parang ganyan ang time deposit. Magkakaroon ka ng $11 per month. Okay, compute natin. Dollars times 24 months. Teka. 12, 24, 36 months. Let's say 3 years minimum investment times 36. So, in 3 years time, yung $2,000 mo na ininvest sa PNB to ha, PNB, sabi ni Kuya Don Vincent, tutubo ka ng $396 or almost $400. Hindi ko alam kung may tawag dyan eh, yung compound interest. Hindi ko alam kung magiging compound interest to or stick sa $11 per month. So meron kang kikitain na $396 in 3 years time. Just imagine gaano kababa. Yung 100,000 pesos mo halimbawa na invest, kikita ka lang ng 20,000 for 3 years. So, yan ang bangko. Diba? Pero safe ang pera mo diyan. Oh. Eh kung dadalhin mo yan sa fly by night market, yung $2,000 mo, pwede kang kumita ng $1,000 yan in three months, pero pwedeng mawala. Pamili ka na lang kung saan mo gustong sumugal. Diba? Sabi ni Doña Plastica, ang bilis naman pinakremate agad-agad talaga. Really? True? Napatay na? Yan po ang sinabi. May inilabas bang kabaang? Wala. So, hindi natin alam kung anong buong katotohanan sa kwento niyan, di ba? Hindi natin alam. Pasok sa syndicated staff pa yan, sabi ni Utol Muhammad Salami. Yes. Hindi ko alam, hindi ko nabasa yung format ng complaint eh. Kung anong pinail. Ano po kayo pa utang pang hapunan ng TNT na panindak? Ate Tess nangungulit. Ang dami-daming pera niya kung ano-ano ang sinasabi ni Ate Tess. Sabi ni Ma'am Leia Ueda, MFCI Japan, mga friends ko sa stocks, sila nag-invest, maganda ang kita, pero kailangan nila bantayan every seconds, every minute. Tsagaan talaga, pero maganda ang balik. See? Pero kailangan po yan ng aralin niyo po. Mahirap yan. Baka minsan, di ba? Or yung mga consultant naman yan, tinuturo nila yan kung anong tamang gawin. Papreskon panoon may, na may utang Sir FLM sa kanya, adding no more. Yes! Di ba? Sabi ni Mama Lulusano, wala akong pakialam, maging sino man siya. Basta ang pakialam ko kay Francis Leo Marcos, siya di ako magbabago, diretso FLM, FLM. Sabi ni Ma'am Lydia Siver, soon no more, no worries, kita-kita din tayo, may awa ang Diyos. Sige po. Sabi ni Utol Ascalupet, nauusan na pala ngayon ang patay na para mapagtakpan ang usapan ng kaso sa radyo na. Wala na kasi nga daw, patay na. Ah. Di kaya dyan kukuha ng idea si MA? Tulad nangyari sa isang probinsya? Actually, Utol Askal, pwedeng gawin yan, madali lang gawin yan. Pero, ang tanong, paano ka makakapag-create ulit ng mga panibagong documents? Paano ka gagawa ka ng fake names? Paano ka kukuha ng NBI clearance? Paano ka kukuha ng mga government document na kailangan mo kung mag-uumpisa ka uli from scratch? Unang-unang fingerprint mo, pag kumuha ka ng clearance sa NBI, mababasa nila yan. Makikita nila na hindi ikaw yan, totoong yan. So, initially, malaki rin talaga ang gagastusin mo para makapag-create ka ng mga bagong legal documents. Di ba? Pwede nilang gawin. Bakit hindi? Yun nga lang, ang tanong, siyempre, maraming procedure pa na kailangan gawin. Ma'am Josephine Sipin, mega-mega love shout-out. Ayan, present no more. Present po. Mega love shout-out, Ma'am Josephine Sipin. Sabi ni Utol Muhammad, parang Jovelyn Galliano case lang, malabo. Hindi ko pa nasusundan yung case ni Jovelyn. Hindi ko, wala akong time mag-search sa mga sa kaso yun. Nawala sa Palawan yan, di ba? Sa Robinson Mall, di ba?
Sabi ni President, Man of Steel, ang magandang investment ngayon ay yung stock exchange, yung pagbaba at pagtaas ng currency. Kailangan lang palaging nababantayan. Kung alam mo yun, Limor, dapat lang malalim ang kaalaman about that. Yes, kailangan aralin talaga yan, President. Ang currency exchange, mabilis po ang pera dyan, pero mabilis ka rin maubusan dyan. Oo. Pero kung meron ka namang broker, investor ka, meron kang broker, siya magbabantay para sa'yo. Titimbrehan ka na lang kung medyo bumababa yung exchange, kung kailangan nyo mag-withdraw. Yun lang. Oo. Pero kung ikaw mismo, pwede rin naman. Pero kung malaking investment mo, dapat may broker ka dyan. Sabi ni Ma'am Salve Balaoro, FFSA Singapore, wanted sila at nagtatago. Diba? Sabi ni Ate Hanegar, Limor, hindi nila ipopost kasi siguradong babalbuhurain pa rin siya sa comment section. Eh, Ate Hanegar, kailangan nilang gawin yun. Binabalahura na sila eh, diba? Diba? Matagal na silang binabalahura. Pero to prove na totoo nga, marami kasi ang naghihinala eh. Anong gagawin mo, Ate Hanegar? I-post mo na totoo o wag mo i-post? Marami naghihinala, sinasabi katulad ng mga speculation, marami nagsasabi na gimmick lang. Paano gagawin mo doon? Ako, kung ako ang nasa side ni Mang Nestor, ipopost ko yan. Kasi to prove, napatay na nga talaga si Mary Ann, di ba? Yun ang gagawin ko. Kung ako ang nasa katayuan ni Mang Nestor, ipopost ko yan. Para wala ng speculation. Diba? Sabi ni Ma'am lang ngayon, sabi ng spokesperson, hindi daw pinapakita kasi nga nagtatago daw sila, kaya na-cremate na daw agad nila, heist, case closed na. Depende, sa diskarte nila yan. Ang teleserye nilawlaw tinago bukas sunod buwan kapag malamig na lalabas ang Reyna. Sabi ni Julius Yao, they just want privacy dahil ultimo relatives nila sa Baguio, di alam. Kaya huwag na tayo umasa na may maglalabas ng any pictures sa libing niya. Yes. Diba? Ma'am Anne, I'm LG from Saudi Arabia. Magandang gabi to, Limor, and to all in the comment section. Mega love shoutout po sa inyo. Madam Honey Girl, Ate Honey Girl, tinanong nga ni Wengilam si Yama, Yama anak, di ba yung gamit niya ang unang sinunog mo? Anong sinagot? Sabi ni Gandong Vincent McLean, ang matindi ay kung may life insurance siya at nagpagawa nang naiwan niya ng peking death certificate para i-claim ang insurance niya, at posible rin dahil nga nabubuhay sila sa pambubudol. Pwede, no? I fake my death para sa insurance. Pero ang tanong, paano makiklaim? Eh, may problema na sila. Paano? Pwede on din siya. Diba? Sabi ni Mami Kuraming kay as nyo yan kay Yama, kasi sila lang din na naglabas ng yung news na yan. So sila nakakaalam. Pwede. Oo. Strategy nila yaman para may content sila, kaya si Tay Dong, ano naman ang idinadawit nila. Eh kahit idawit nila, wala namang makakapag-prove na si President Dong may kasalanan ng pagkamatay. Oo. Black na yan, ways of time, nakablock na, Mami Kay. Lamar, barilin mo na, bullshit. Wala na, sinipa ko na kaagad. Eh pala eh. Di mo nga, ni sa hinagap, hindi ko nga naiisip tayo. Papasikatan ako dito eh. Para ba? Wag ako, tol. Wag ako. Iba na lang ang kulitin mo. Wag ako. Asa po ba yung mga comment? Good evening, Limor. FLM Forever. Kami dito sa Pangasinan. Sir Sam Berosit, mega love shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Liway Tugade. FFSA Italy, mega love shoutout din po. Sabi ni Utol Askelot, ang bilis na mag-cremate, parang 2 weeks lang, tuyong ka lang sa ina agad. Sabi ni Ma'am Langay ang channel, ipinanghihingi ni Pukals ng patawad sa mga naotangan niya. To see is to believe. Langay ang channel.
Ma'am Claire Studio, good evening naman at Sir Avalem at sa lahat po dito sa comment section. God bless us all, always agbyag. Diyan lalabas ang kawangis, Calimor. Patay tayo dyan. Sabi ni Kuya Don Vincent McLean, totoo ang sinasabi ko tungkol sa PNB time deposit na minimum 1-year term. Dahil pag nag-deposit din ako, walang scam yan. Dahil napakatibay ang PNB. Mamamatay na tayong balang araw, ay buhay pa rin ang PNB. Yes. O, diba? Pero ang baba ng interest ng inyong investment. Sabi ni Ma'am Bella Bustaki, magtago na lamang siya dyan sa pinasabang buhay, Tolimore. Malayo sa lugar kung saan siya kilalang kilala. Imposible yan. Malabo. Malabo magtago dito sa Pilipinas, Bella Bustaki. Kasi kalatang mukha niya eh. Oo. Kung sakaling mambuhay pa, imposible, bawat sulok ng Pilipinas na may hindi makakakilala sa kanya. Di ba? Imposible yan. Lahat ng tao halos dito nasa social media na. Facebook lang kilalang kilala. Mahirap dito. Ngayon, kung bigyan lang natin ng kwento kung halimbawa hindi totoo, no? Much better sa abroad sila. Oo, ganun lang. Paano sila pupunta ng abroad? Through backdoor. Hindi sila pwede sa legal na paraan. Airport, madadali sila. Di ba? Hindi ko naman tinuturuan. Sample lang. Sabi ni Ate Das, maraming salamat talaga nag-Mercedes-Benz Kano about Jobilin. Di ba? Di ba? Ni girl, Limor, hindi na yan naiisip ngayon ni Nestor. Stress na yan, sigurado ako. Bakit ngayon lang siya na-stress? Ever since nung pumutok, yung dami ng complainant, stress na yung mga yan. Hindi lang ngayon, Ate Honey Girl. Oo. Baka ngayon, medyo nasanay na yung katawan nila sa stress. Pero sasabihin mong stress sila ngayon, ilang months na yan, complainant, stress na yung mga yan. Oo. Kaya hindi mo pwede sabihin sa akin, Ate Honey Girl, na stress yan ngayon. Dahil matagal ng stress yan. Kaya nga nangayayat si Mary Ann, di ba? Nakita niyo yung mga picture na lumalabas, sobrang payat. Sobrang stress and depressed na yun eh. Di ba? Parang siguro iniisip nila, hopeless scenario tong ano, checkmate lahat eh. Lahat ng possibilities, kulong eh. Di ba? Sabi ni Ma'am Mustafa 28, nasaktan din siguro si Sir Evelyn kasi kapatid tawagan nila at may pinagsamahan din sila. Siyempre, yung puso ni boss kasi, ano yan eh, galit siya, pero malambot ang puso niya pag nakita niya yung kalaban, lagdag na ang tuka. Parang ganun. Oo. Sabi ni Ate Tess Evelyn Cano, trending nga, pera din involved, right? Yes. Sabi ni Vice President Salome Masapol, ano ba yung fake news about Lawlaw? Sinong paray ang di makita ang bangkay kahit pagkalagot pa lang ng hininga? Tama. Sabi ni Mambela Bustaki, Yama, Budolera at Alcomonia ay magkasabwat sa issue na yan. Di ba? Bakit nila pinalaki ang issue? I don't know. Bakit naging trending topic nila? I don't know. At bakit nakikiusap sa mga investor na naloko? I don't know. I don't know, Mambela Bustaki. What is happening to the world now? Di ba? Sabi ni Ma'am Mustafa 28, may content ba si Makmak tungkol kay Marian? Dapat siya ang mauna mag-content niyan. Di ba nanay nila? Wala. Hindi niya i-content niya kasi iskot na siya eh. Di ba? Sabi ni President, Man of Steel under investigation naman ng death insurance before nila maklaim kung meron man. Di ba? Sabi ni President Mamerto de la Cruz Eda, mag-i-email daw si Sislon Kyle sa wanted sa radyo ni Senator Rapi Tulfo para magkaalaman na kung totoong patay na si Lolao. Pwede. Para maimbestiga ng RITF, TL. RITA, ayan. Mami Billy Madrid, anak ni Mar, good night na kailangan kong gumising na maaga bukas. Salamat po, Mami Billy Madrid. Sabi ni Ma'am Salome Masabot, pakulo lang nila yan para may mapanood sa kanila. Pera-pera lang ang dahilan niyan. Makikita niyo lalabas din ang totoo. Ma'am Mustafa 28, pero kung magtago man yan si Marian, hanggang kailan siya magtatago, malalaman pa rin na buhay pa rin siya. Yes. Diba? Yes.
Sabi ni Ma'am Lydia Sibeo, Lemor, kung gusto nila hindi makilala, punta sila sa Biamba. Mahirap na hanapin sila. Saan yung Biamba? Hindi ko po alam yan. Pwede rin sila doon sa Saba. Ibang bansa na rin yun. Yes. Basta hindi sila sa Pilipinas. Bangka, papuntang Malaysia. Tama. Ganun talaga. Papunta ng Saba, nagtatawid sa mainland. Kapatid, I Cordelia and Daily, nag-alabi shoutout. Sabi ni Ma'am ni Nicole Louise, Wolfson dyan, Heisenton, Hausenberg, Gerdorf. Pwede din naman siya magtago sa probinsya na malayong malayo. Magsimula ng buhay, magbisita lang. Asawa, kung namimiss niya, di din posible. Hindi rin pwede. Kasi, sa buong Pilipinas, kalat ang mukha niya. Even sa Facebook, hindi siya pwede rito. Kasi the moment na makita siya, kahit sa napakalayong lugar niyan, kahit sa secluded area o Kubo, o probinsyang-probinsya yan, basta may internet yan at may nagpe-Facebook at lumutang ang mukha niya at may nakalagay pa na price money sa ulo, lipat na naman. Diba? Kaya ganun, kaya dapat totoo na lang kung ano. Sana totoo na lang para hindi na siya maghirap. Yun lang naman ang message ko. At least tapos na yung pagpapagal niya, yung hirap na dinadanas siya sa buhay niya sa pagtatago. Makapagpahinga na siya maayos. Diba? Kung sana napagsisihan niya lahat ng mga kasalanan ginawa niya, para nung siya ay yumao, at least sa maganda pa rin siya makakarating. Diba? Yun lang naman. Baka nagpagawa sila ng secret basement at doon tinatago si Lulaw at papalabasing namatay na kagaya ng isang movie. Yung sa ano? Ano movie to? Parasites? Korean movie? Pwede. Sa akin, di siya kilala. Sabi ni Mami Coramingue. Doon sila manirahan sa bundok. Sabi ni Ate Tasamir, maraming doktor na gagawa ng face niya, Limor. Pwede naman talaga, Ate Tess, pwede naman talagang lahat ng possibilities, pwede nating isipin. Pwede magpapalit ng mukha, pwede magpagawa ng ganito, pwedeng i-fake lahat ng documents. Pwede naman eh. Pero halimbawa, ay di yung asawa din, kailangan magpagawa ng ibang mukha. Kasi pag nakita sila magkasama, automatic iisipin siya yun. Kahit iba na yung mukha niya. Di ba? Kaya mahirap eh. Mahirap eh. Sabi ni Ma'am Nurnor, hindi pinakita kasi sabi ng mga niloko nila, kailangan po nilang tanggapin yun. Kasi, ganun talaga eh.